Ground zero ng Super Typhoon Yolanda ang Tacloban City nang manalasa ito noong November 8, 2013. Higit 6,000 ang naitalang nasawi, higit 28,000 naman ang nasugatan, nasa 1,000 ang nawawala at 3 milyong pamilya ang naapektuhan. Makalipas ang 10 taon, inalala ng mga nakaligtas ang pinagdaan ng unos at ang ilan sa kanila, emosyonal pa rin. Yung nanay ko namatay, tapos yung mga pamangkin, yung biyenan ng kapatid ko na namatay din. Hindi naman yun maghihilom, ma'am. Eh. Danas namin yun eh. Hindi yun man, masakit din. Masakit talaga. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang programa sa lungsod bilang pagkilala sa pinagdaan ng hamon sa pagbangon mula sa Yolanda. We must always keep a special place in our hearts for those who we lost, who are uncounted, who are unrecorded. So that up to now, we say 6,000 casualties. We do not know that for sure. To the survivors who continue to move forward, we salute your indomitable spirit and character. Nagpasalamat rin ang Pangulo sa mga miyembro ng Diplomatic Corps, domestic at international organizations, mga gobyerno ng ibang bansa at iba pang nagbigay ng tulong sa mga nasalanta ng superbagyo. We could not have survived without that. And so it is impossible to overstate how important it is to us what you did for us. We must insist that our story is not one of tragedy. Our story is one filled with compassion, generosity, and kindness. We were witness to an overwhelming outpouring of aid and support from all over the world. Para hindi na maulit ang trahedya, tiniyak ni Pangulo Marcos na kasama sa mga pulisiya ng gobyerno ang pagtugon sa climate change. Inatas niya sa Department of Human Settlements and Urban Development at National Housing Authority ang pamimigay ng titulo ng lupa at mga pabahay sa mga napiling residente na lungsod. Pinangunahan din niya ang ceremonial distribution ng ilang titulo sa mga benepisyaryo. Nag-alay naman ng bulaklak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa marker na ito dito sa Tacloban City. Ito'y itinayo bilang pagpapaalala hindi lamang sa trahedyang sinapit ng mga taga-probinsya na Leyte dahil sa bagyong Yolanda, pero lalong-lalo na ang pagpapaalala sa ginawa nilang pagbangon mula sa itinuturing nilang pinakamadilim at pinakamahirap na yugto ng kanilang kasaysayan. Samantala, dinaluhan din ni Pangulo Marcos ang pagbubukas ng 2023 Handa Pilipinas sa Visayas. Ito ay taunang programa ng Department of Science and Technology o DOST kung saan sentro ang iba't ibang technological innovations sa larangan ng disaster risk reduction and management. Tiniyak naman ng Pangulo sa DOST ang buong suporta nito sa mga isinusulong nitong teknolohiya para laging handa at makatutugon agad ang bansa sa mga kalamidad at sakuna. Joyce Balancho, ABS-CBN News, Tacloban City, Leyte. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,